Hello guys, welcome back nga pala sa aking channel. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag mo nang kalimutan i-subscribe at i-click yung bell button para update kita sa mga bago kong video may upload. Ang video po natin ngayon, ang gagawin po natin ngayon dito sa bukid namin ay mag-i-spray tayo ng pamatay damo. Meron po akong bibigay meron pa akong i-recommendo sa inyong bilhin na pamatay damo kasi ito ay napakaganda at systemic na pamatay damo. Tama sa mga nagsasalang ng taniman ng gulay. So, ito guys, ang spray po natin, itong talungan natin. Ang talungan po namin na luma, medyo madamo-damo na po kasi siya. Ayan. Bala ko po dyan, isprayan po ngayon para tendency na babaklasin na namin itong balag na dati. Malinis-linis at hindi siya mahirap pakutan ng kalat ng talong. Kasi ang ginagawa namin dito guys, tinatabas namin itong puno ng talong. Kung madamo siya, mahirap siyang tabasin kung madamo ang mismong puno. Yun, kaya ngayon ako mag-i-spray ako dito. So ang gagamitin ko pong pamatay damo ngayon, ito ako makita nyo, Spitfire. So magkano nga ba itong Spitfire na to? Ang Spitfire po ay nagkakahalaga ng 310 sa ating mga Agri Supply. Kung wala nito sa inyo, marami po nito sa Shopee tsaka Lazada. Pero dito sa amin 310 po ang kanyang presyo. Ito po yung ginagamit namin na pinang-spray dito sa bakanting lupa pagka kami ay magsasalang. Ito po ay 480 SL na glyphosate. So kahaling tulad dito guys ng save time. Kung makikita nyo sa save time, yung SL nya ay 480 SL din. So herbicide sya. Hindi ko ito recommenda na ispray natin sa mga pagitan ng ating mga gulay. Kasi ito guys, systemic. Baka tamaan natin gulay pag ginamit natin itong Spitfire sa mga pagitan nating mga gulay. Pero dito, papakita ko lang sa inyo kung saan sya pwedeng gamitin. Sa mga magbabalak na magtanim pa lang, mas mainam to, i-spray natin bago tayo magtanim para malinis. So yung guys, ang gamit ko ngayon na sprayer, itong ating 16 liters na sprayer, yan po ang aking gagamitin ngayon. Gamit itong Spitfire. So gano'n nga ba ang timpla nito sa ating sprayer na 16 liters? Paano nga ba ang pagtimpla? So tara guys, samahan nyo guys magtimpla para kahit paano makapagbigay ako ng idea kung ano nga ba magandang herbicide na mura pero effective naman. So dito guys, papakita ko lang sa inyo to mga ilang araw. Papakita ko sa inyo yung talab nitong Spitfire kung maganda nga ba sa ating mga bakanting lupa. Papakita ko lahat ng damo guys, kaya niyang patayin. Hindi siya na may mili. Kaya okay na okay siyang gamitin pagka sa mga bago-bago pa lang na lupa na tataniman natin. So yung guys, titimplahin natin guys. So guys, ang gamit yung pantimpla dito guys sa ating Spitfire, ang timpla nito guys sa 16 liters na tubig po ay isang lata ng sardinas. So lata lang po ng sardinas, isang puno niya sa kada 16 liters na tubig. Pero guys, sinasabi ko, ito yung ginagamit namin sa mga kapag kami ay magsasalang ng lupa para sa susunod na taniman ay wala mo nang masyadong tutubong damo kahit katatanim pa lang ating mga gulay. So ganun, isang lata siya sa 16 liters na sprayer guys. So ito ang gagamitin kong sprayer ngayon para i-spray ko dito sa talungan na luma. So syempre bago tayo mag-spray ng napakadamo magbobota tayo. Gagamitin natin yung bota ni Airpat para baka may ahas dito sa may talungan na medyo matagal ko na rin kasi hindi ito inalagaan. Masyado na ang inalagaan ko na lang guys yung bago kong tanim na kalixto. So ito wala na kasi, talagang matanda na kasi itong propeller na to. Pero kahit paano kumita kita ako kahit paano dito, tapos nabawi namin ng puhunan. Kaya swerte na rin, ayos na rin, hindi tayo nalugi. Ganun lang guys, mag-i-spray po muna ako dito. So ganun lang ang
pagtimpla nitong speed fire sa ating mga sprayer na 16 liters. Ayan, isang lata lang po ng sardinas. Yun, sana masubukan nyo guys itong pamatay damo na to. Yan, lahat yan guys, kaya nyo patayin yan, kahit anong klaseng damo guys. Kaya maganda siya sa mga bakanteng lupa. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Pero huwag yung i-spray ito sa malalapit sa ating mga gulay or sa pagitan natin mga talong or kahit anong gulay, kasi delikado, kasi systemic to. Kailangan na hindi natin ito pwedeng indicate or kahit sa pagitan, kasi may mga gulay na masiselan tulad ng palaya, ayaw na ayaw ng mga ganyan. So yun lang guys, maraming salamat na tinapos mo itong video na to. Sana supportan nyo pa rin ako at sundan ang aking video. Kaya sana isubscribe nyo to. Yun lang, at marami pa akong video gagawin para sa mga baguhan natin magsasaka o gusto kong makatulong sa kanila. Guys, sa next upload ko dito, kung ano nga ba maging epekto nito sa atin, para mapakita ko kung gaano siya kaganda. So ngayon pa lang ako mag-spray after mga 3 days or 4 days, mag-update na ako dito sa in-spray natin pamatay damo dito sa ating talungan na ating papatayin na at isasalang na sa sibuyasan. Sibuyasan na po kasi darating nitong panahon na to, magsisibuyas na kami. Kaya itong mga talong na nauna na to ay babakbakin na namin. So yun guys.